ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa canvassing sa Kongreso. Umarangkada na po ang pagbibilang ng boto para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo na ginagawa ng Kongreso bilang National Board of Canvassers. Sa sesyon kanina, nagsabi rin ang kampo ni na Vice President Lenny Robredo at Manila Mayor Isko Moreno na hindi na sila tututol sa canvassing para hindi na maantala ang proseso. Magpapatrol, RG Cruz. The joint public session will reconvene once the joint committee is prepared to submit the report to the joint public session. Pasado alas 10 ng umaga nang binuksan ang joint session ni na Senate President Vicente Soto III at House Speaker Lord Alan Velasco na dinaluhan ng 20 senador at halos 300 congressmen sa isang hybrid na face-to-face at virtual session. Diretso sa approval ng patakaran sa canvassing na halos pareho sa patakaran noong 2016. Ang pinagkaiba, pinayagang hindi physically present ang mga provincial, city or special boards of canvassers at kung may discrepancy man sa certificate of canvass nila, maaaring virtual na lang sila magpaliwanag. Sunod na binuo ang Joint Canvassing Committee na may 7 senador, 7 kongresista at tig-4 na alternate members. Ayon sa patakaran, bawal sa komite ang sino mang tumakbong pangulo o bise. Pero miyembro ng komite ang kapatid at pinsang buo ni presidential frontrunner Ferdinand Marcos Jr. Wala namang nakikitang mali dito si Soto. Hindi ba mas magandang perspective yung 7 representation ng Senate? Eh, more or less represented yung 10 candidates for president. Kasama rin sa 4 na alternate, so bari 11 sila. Because what can a relative do? Hindi naman humahawak ng COC yun basta-basta or hindi naman yun tagabasa. Tiniyak din ni na Majority Leaders Martin Romualdez at Miguel Subiri ang integridad ng proseso at ng halalan. As chairperson of the House panel, I give the assurance that the meetings before this committee on the canvassing of votes will be characterized by accuracy, transparency, and expediency. It is comforting to know, though, that the conduct of the last May 9, 2022 elections was described as generally peaceful, orderly, and by no less than the COMELEC accredited election watchdogs themselves, such as the Parish Pastoral Council for Responsible Voting or the PPCRV. It also said that they have found no anomalies and discrepancies in the election returns that they have received and manually audited, and that their matching rate ended up at 99%. It found, ladies and gentlemen, the May 9, 2022 elections credible. Nireport naman ng mga leader ng Kongreso na walang resultang nakatanim sa consolidation and canvassing system nang buksan nila ito para tanggapin ang mga resulta ng halalan. Bago nag-suspend ang joint session, binuksan ang mga certificate of canvass para i-turn over sa komite na siyang bubusisi sa may 173 na COC. Martes ng hapon, nag-convene ang komite para simulang mag-canvass. Pero bago pa man isa lang ang unang certificate of canvass, nagpasabi na ang mga kampo ni na presidential candidates Vice President Lenny Robredo at Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na wala silang pagkontra sa resulta ng halalan. Nagkamay pa ang mga abogado nila Robredo at Marcos Jr. na matagal nang mainit na magkaribal mula pa halalan 2016. So as not to delay the proceedings of this board, we would like to make of record our continuing manifestation that we interpose no objection to the inclusion in the canvass of all the certificates of canvass for president from the various provincial and city boards of canvassers found by this honorable board to be authentic and duly executed. We have joined in their manifestation, and we in fact thank our esteemed compañero Attorney Romy Macalintal as well as Vice President Lenny Robredo for recognizing the integrity of the election and the electoral process, and for recognizing the vibrancy of our democracy, and for recognizing the very clear win and mandate given by the Filipino people to Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Tingin ng mga leader ng Kongreso, hindi na magtatagal at makakapagproklama na ng President-elect at Vice-President-elect. If we can finish our work, we can proclaim the winner by Wednesday evening. That's our tentative target, or Thursday morning. Kinagulat po naman pero pinagpasalamat ng kampo ni incoming President Bongbong Marcos ang manifestasyon na hinain po ng mga katunggali sa halalan sa sinasagawang canvassing sa Kongreso. Samantala, kahit inaasahan ang proklamasyon anumang araw, wala pang nakatakdang pulong sa pagitan ni Marcos at Pangulong Rodrigo Duterte sa ngayon. Ayon po ito sa Malacanang, nagpapatrol Sherian Torres. In her public statement, Vice President Leni Robredo asked her supporters that we need to accept the decision of the majority. Sinabi niya, bagaman may hindi pa nabibilang, bagaman may mga tanong ukol sa eleksyon na ito na kailangang matugunan, palinaw na ng palinaw ang tinig ng taong bayan. She said, we need to accept the majority's decision. Ikinagulat ng kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang manifestasyon na abogado ni Vice President Leni Robredo sa National Board of Canvassers na nagsasabing hindi sila maghahain na anumang motion kontra sa nangyayaring canvassing, bagkus kikilalanin nila ang magiging konklusyon nito. We were all surprised, and but it was a good surprise. And again, it was a show of deep patriotism. And I think ito na yung mensahe na dala-dala namin nung kampanya, at tumutugon naman ang lahat ng may pagmamahal sa bansa doon sa mensahe ng pagkakaisa. Pinasalamatan din ni Rodriguez ang kampo ni Manila Mayor Isko Moreno na naghain din sa NBOC ng parehong motion. We thank them, not just Vice President Leni Robredo, but even Mayor Isko Moreno for recognizing again the integrity of the election and the electoral process, for recognizing the vibrancy of our democracy as exhibited last May 9 election, and for recognizing a clear win and the overwhelming mandate given by the Filipino people to President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bago ito, nagpahayag na rin ang pagkilala sa nagaganap na canvassing ang mismong kaalyado ni Robredo sa Senado na si Senate Minority Leader Franklin Drilon. I am confident that canvassing will go smoothly. I do not see at this point any point of disagreement. This is electronically transmitted. COCs are electronically transmitted, paper trails are there. At dahil sa inaasahang bilis ng canvassing, una na nag-abiso ang mga mambabata sa mga frontrunner ng halalan na maghanda para sa kanilang proklamasyon. He will attend, and I think the canvassing will be done. Hopefully, it depends on up to what time. We're looking at around 4 p.m., between 4 to 6 p.m. probably, that the canvassing will be completed. We're coordinating with her, but hopefully she will. Samantala, ngayong araw, ayon kay Rodriguez, patuloy ang pakikipagpulong ni Marcos sa ilang target niyang kunin sa binubuong gabinete. Pero wala pang petsa kung kailan siya makikipag-usap kay Pangulong Duterte. Ayon kay Acting Palace Spokesman Martin Andanar, iniutos ng Pangulo ang matiwasay na pagpapalit ng liderato. Ang marching orders na ng Presidente, dalawa yon. Yung una ay dun sa inauguration. Pangalawa, yung kanya-kanyang transition ng iba't ibang departamento or yung mga cabinet portfolios. As to the mode of transition, we are given free hand. Ang alam ko ay hinihintay pa natin ang official proclamation. Ayon pa kay Andanar, wala pang formal na pagpupulong sa pagitan ng transition team ng Duterte administration at ng incoming president. Magtatapos sa June 30 ang termino ni Pangulong Duterte at manunumpa naman bilang 17th Pangulo ng bansa si Marcos. Sherian Torres, ABS-CBN News.
Samantala, mabagal po ang daloy ng trapiko sa paligid ng Batasang Pambansa kung saan nga po sinasagawa ang canvassing. Ang inyo po nakikita ngayon ay live shots po ito ng trapiko doon. Sarado po sa mga motorista ang IBP Road at nagpapatupad ng rerouting mga sasakyan. Kung magagaling po kayo sa Commonwealth Avenue, eh kailangan po kumanan kayo sa Sinagtala Street patungo sa San Mateo Road. Kung galing naman po sa Litex, hindi na rin po makakadiretso sa IBP Road at kakaliwa na kayo sa Payatas Road. Ayon po sa Task Force for Transport and Traffic Management ng Quezon City, magsasagawa ng rerouting hanggang bukas o hanggang matapos ang canvassing. Pero paghinto na po ng bilangan ngayong gabi, ay ititigil din ang rerouting. Itutuloy lamang ito bukas kapag magsimula na muli ang canvassing. Sa ibang balita naman, iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang sanhi ng malaking sunog na bumalot sa MV Mercraft 2 sa Quezon kahapon. At live mula Real Quezon, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, nasa na ang kapitan ng MV Mercraft 2 ngayon? Karen, ayon sa Philippine Coast Guard ay nasa custody na nila o hawak na nila itong kapitan ng MV Mercraft 2 na si John Larry Escareses. Siya ay nakuhanan na ng pahayag na tanong na siya upang mabigyan linaw kung ano ba ang dahilan ng pagkasunog nitong naturang sasakyang pandagat na humantong sa isang malagim na trahedya. Sa Puninare na muling nakita ni Tatay Benharde ang kanyang kapatid na si Andy Tejares. Nung linggo lang na madaling araw, matapos magbakasyon sa bayan ng Bordeos, pauwi na sana siya sa Maynila. Pero napabilang siya sa pitong nasawi matapos masunog ang sinasakyang MV Mercraft 2. Sabi ni Tatay Benharde, noong Disyembre 2017, anim naman niyang pamangkin ang nakaligtas sa paglubog ng isa pang barko ng Mercraft Shipping, pero hanggang ngayon, wala pang tulong umanong natatanggap. Sa ngayon, yan pa lang, serbisyo ng aking kapatid, at yan, transportation, ihahatid sa Maynila. Sa ngayon, yan pa lang. Kaya gusto ko, mag-comply naman sila sa amin. Di ba, sir? Ay, yun lang po. Dapat sa nanunungkulan dyan sa Mercraft, ay dapat po ay tumupad naman kayo dahil hindi na lang po umangal yung iba pero masama po ang mga loob nila. Isa naman sa nakaligtas si Jessa Malate. 15 taon na siyang may ovarian cancer na nasa stage 4 na at luluwas sana para magpa-therapy. Kwento niya, napilitan siyang tumalon sa dagat kahit walang life jacket. Pagod na po ako, hindi na po ako makahinga. Sabi ko, Lord, hindi. Alam kong hindi pa. Hindi, dito ako mamamatay dahil lumalaban ako sa cancer at alam kong may mission pa si Lord na ipapagawa sa akin. Na sana sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala. Tapos may nag-save na po sa amin na nakilala po niya ako at nilapitan po agad niya ako para i-save. Pero nung time na sinave po nila ako, hindi na po, hirap na po ako huminga, hindi na po ako makahawak. Ang masaklap, ang 100,000 piso na inipon niya sa online selling at bigay ng mga kaibigan at kapamilya para sa pagpapagamot at pambili ng gamot ay kasamang naglaho sa dagat. Nagde-decor po ako para lang makabili po ng gamot kasi gustong-gusto ko na pong gumaling sa cancer. Tapos namalalang po nang dahil nalumugog lang po yung barko. Matagal ko po yung pinag-ipunan. Hinihingi ko din po yung tulong sa mga kaibigan ko at pamilya ko. Bumalik na si Jessa sa pulilyo kanina at hindi na nakapagpagamot. Kasabay ng pagtiyak naman ng tulong, humingi ng tawad at nakiramay ang pamilya na may-ari ng Mercraft Shipping sa mga biktima. Masakit po pero haharapin namin lahat. Sa mga kaanak po, haharapin ako po ang isa sa haharap sa inyo. Kung ano po yung marinig ko at bigay nyo sa akin, tatanggapin ko po lahat iyon. Sana dumating lang yung panahon at time na kami ay inyo nang napatawad. Ayon sa Philippine Coast Guard, hawak na nila ang kapitan ng MV Mercraft 2 na si John Larry Escareses. Iniimbestigahan na rin nila ang posibleng pinagbula ng apoy kabilang ang pahayag ng ilang pasahero na sa engine room nagsimula ang sunog. Base dun sa deklarasyon ng mga nakausap nating pasahero, eh meron silang narinig na pagsabog sa engine room. Pero
tinitingnan din natin kasi buhay din naman yung crew na nasa ilalim ng engine room kaya hindi rin maaring sa engine. So lahat po ay titignan natin. May isang linggo ang Board of Marine Inquiry para tapusin ang investigasyon at maisumite sa DOTR ang resulta nito. Kung mapapatunayan may kapabayaan ang Mercraft Shipping, matatanggalan ito ng prangkisa at maharap sa criminal liability. May ibang pananaw naman ang LGU ng Pulilio. Pag kami po LGU ang tatanungin ay indefinite suspension muna. Baka po huwag na din pati po munang pabalikin ang Mercraft Shipping sa pag-operate sa Pulilio dahil ayaw na din po namin magkaroon pa ng pangatlong tragedy. Bukas naman, aarangkada na rin ang hiwalay na investigasyon ng Marina. Karen, nilinaw naman ang Philippine Coast Guard at magiging ng lokal na pamahalaan itong bahay ng Rial na wala nang nawawalang mga pasahero at lahat ng mga nasawi ay naiuwi na sa kani-kanilang mga pamilya. Karen. Maraming salamat, Dennis Datu. Naobserbahan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa Luzon. Ayon sa Department of Health, maraming dahilan kaya dumami ang mga kaso. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Mabagal na pagtaas ng kaso sa COVID-19 ang nakita sa National Capital Region at nalalabing bahagi ng Luzon, ayon sa Department of Health. Kung dati lahat ng rehiyon sa bansa ay tinuturing na minimal risk na, anim na rehiyon ang bahagyang tumaas sa low risk. Ang Soccsergen, Central Luzon, Caraga, Eastern Visayas, Bicol Region at Barm. Ang mga rehiyon na ito nakapagtala rin ng positive growth rate. Ibig sabihin mas mataas ang naitalang nagkasakit nitong nakaraang 7 araw kumpara sa sinundang linggo. Sa nakalipas na 3 linggo, lagpas 10 ang naitatalang pasyente na tinatamaan ng severe o critical na karamdaman. Pero sabi ng DOH, hindi naman ito tuloy-tuloy. Hindi natin gustong maliitin yung nakikita nating pagtaas ng kaso, itong pagtaas ng severe and critical cases. Nakikita natin itong mga kaunti na pagtaas, both cases and admissions, actually since April, no? Pero tulad ng pag-re-report natin, ito ay hindi sustained. Una nang sinabi ng ibang eksperto na maaaring ang pagtaas ng kaso ay hindi nadala ng nagdaang election season at posibleng dahil na sa pagpasok ng mga mas nakakahabang sublineage ng Omicron variant. Pero iba ang tingin ng DOH. Bago pa pumasok, makita ang BA.4, itong BA.2.12.1 ay nakakakita na tayo na ng unti-unting pagtaas ng kaso. Any case increase cannot be attributed to just one factor. It's always a combination of many things. Sa ngayon, nananatiling isa ang kumpirmadong tinamaan ng BA.4 Omicron sublineage sa bansa. Hindi siya bakunado kaya na-quarantine mula May 4 hanggang 18. 3 ang tinuturing close contact ng Pinoy pero sinasabing nakasalamuhan na niya ang mga ito matapos ma-release sa isolation. Lahat ng close contact ay asymptomatic at fully vaccinated pero patuloy na inaalam ang resulta ng kanilang test. Samantala, ayon kay Presidential Advisor for COVID-19 Response Secretary Vince Dizon, naghahanda na ang IATF para sa COVID planning transition na ibibigay sa susunod na administrasyon. Prioridad pa rin na mapataas ang vaccination levels sa mga probinsya tulad sa Barb. It is, I think, a testament to not only the government's efforts at pushing the vaccines, but also the willingness and the cooperation of our countrymen and women sa pagsunod po sa ating minimum health standards. Patuloy naman ang bakunahan sa bansa, kabilang na ang mga ginagawang house-to-house vaccination sa iba't ibang lugar. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Bagamat hindi pa nakakapasok ng Pilipinas ang monkeypox, idinetalye po ng isang eksperto ang mga sintomas nito. Lumabas din sa pag-aaral na gumagana ang smallpox vaccine kontra monkeypox. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Aminado ang Department of Health, kung nakapasok ang monkeypox sa ibang bansa na hindi endemic o karaniwan ng sakit, posibleng makapasok din ito ng Pilipinas. Kaya ngayon pa lang ipinatutupad na ang mas maigting na border control. Tinuturing ng DOH na notifiable disease ang monkeypox.
Ibig sabihin, lahat ng mga suspected case ay dapat ma-report sa ahensya. Lahat na makukuhang samples ay dadaan sa masusing pagsusuri ng laboratorio gamit either ng ating RT-PCR pati na rin ng full genome sequencing. Ang mga local government units at health facilities ay nakaantabay para agarang makapag-investigate, backtrace at contact trace kung may mga suspect, probable or confirmed case na tayo ng monkeypox. Ipatutupad din ang agarang isolation at quarantine kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng infection prevention and control protocols. Ang rashes sa balat ang isa sa pinakakaraniwang sintomas ng monkeypox. Pero ang rashes at pamumutlig nakikita rin naman sa chickenpox at measles. Kaya paano ba malalaman kung ang nararanasan ay monkeypox, chickenpox o measles? Slow ang development ng rash, mas mabilis sa chickenpox at measles. No? So sa monkeypox, mas marami sa mukha, tsaka sa kamay at talampakan. Dagdag ni Dr. Alejandria, hindi nakikita sa chickenpox at measles ang kulani. Walang antiviral drug o gamot para sa monkeypox. Madalas sa mga gamot ay para lang maibsan ang mga sintomas ng lagnat at pananakit ng katawan. Ayon sa World Health Organization, gumagana ang bakuna ng smallpox kontra monkeypox. The smallpox vaccines used at that time were protective against monkeypox about 85% of the time. 85% is not perfect, but it's also not terrible. Virus that causes smallpox, monkeypox, magkakamag-anak yung mga... Ayon sa DOH, walang rehistradong bakuna ng smallpox sa FDA. Pero tinitignan na ng ahensya kung paano makakakuha ng smallpox vaccine na makakatulong sakaling kailanganin kontra monkeypox. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Patok sa social media ang mga dancing video ng isang 23-anyos na person with disability o PWD sa Bourbon, Cebu. Ipinanganak na maliit ang kanang binti ni Bayan Patroller Patrick Bentesil. Pero sa kabila ng kapansanan, kaya niyang ibida sa buong mundo ang kanyang husay sa pagsasayaw. Kwento ni Patrick, 11 taong gulang siya nang nakahiligan niyang sumayaw. Hindi anya mawawala na may nanunukso sa kanya. Pero mas marami ang mga kaanak at kaibigang sumusuporta sa kanya. Idol ni Patrick sa pagsasayaw ang It's Showtime hosts na sina Vong Navarro at Jong Hilario. Sa pagbabalik ng TV Patrol, issue ng pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant na buhay. At burol ng batikang aktres na si Susan Roses patuloy na dinadagsan ng fans. Abangan ng iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng TV. Kanya-kanyang diskarte na naman ang mga driver ng taxi para makatipid ng gasolina kasunod ng panibagong oil price hike ngayong araw. Ilan sa kanila tumigil na muna sa pagbiyahe. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Nawalan na ng ganang bumiyahe ang ilang taxi driver kagabi bago maging epektibo ang oil price hike ngayong araw. Halos 4 piso ang itinaas ng presyo ng gasolina, kaya ang ibang driver na tulad ni John Fulion, nagpa siya ng gumarahe. Hindi na umano sulit ang puyat at pagod. Hindi na ako babiyahe. Kesa magpahirap na lang ako na babiyahe ako, yung operator na lang ako yung kikita, yung taxi driver, wala na may uwi sa pamilya niya. Ang iba namang bumiyahe, kanya-kanyang diskarte para may maiuuwi pa rin sa kanilang pamilya. Nagbabaon na lang kami para medyo tipid. Pag kumain ka pa sa labas, ang mahal, ang isang daan mo, wala na sukli. Nag-adjust na lang sa oras. Naabot na ako hanggang alas 10. Pangbili lang mga makakain. Maging ang mga tricycle driver nanlata sa panibagong oil price hike. Sabi ng ilan sa kanila, hindi na sulit ang kanilang pasada dahil kakarampot na lang ang kanilang naiuuwi sa kanilang pamilya. Dati na nakaka 700 pa kami. Ngayon, magkumita kami ng mga palagay na 800. May kalahati naman ng gasolina eh.
May hiling naman ang jeepney driver na si Novoleo Badiango. Salamat rin kami, sir. Kahit papaano bumaba siya, dapat bababa pa siya ng kunti. Dapat nga ibalik sa dati yan eh. Kasi magkano pa masaya ngayon, 9 par minimum, hindi man lang tumataas. Ayon sa mga taga-industriya, tumaas ang presyo ng gasolina dahil sa pagsisimula ng driving season sa Amerika. Unti-unti na rin lumuluwag ang quarantine at lockdown sa China. Kaya inaasahang tataas na rin umano ang presyo ng diesel at kerosene sa mga susunod na linggo. Jack Batallones, ABS-CBN News. Higit triple ang tinaas ng bilang ng mga kaso ng dengue sa Central Visayas sa unang apat at kalahating buwan ng taon. Kumpara po ito sa parehong panahon noong 2021. Pinaalala po naman ng Department of Health ang mga paraan para makaiwas sa dengue ngayong tag-ulan na naman. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Puspusan ang paglilinis ni Jeline sa bakuran, lalo ngayong tag-ulan, para tanggalin ang mga pwedeng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Takot na kasi silang maulit ang nangyari sa pamangkin na na-ospital dahil sa dengue. Critical po siya, ma'am. Yung platelet niya bumaba. Talagang ano siya, mahina. Nakahiga lang siya. Nakakaawa siyang tingnan. Sobrang hirap. Hindi lang masakit sa bulsa, masakit sa dibdib. Nahihilo po tapos hindi po makatayo ng maayos. Gusto mo pong gumalaw pero ayaw po ng katawan. Mataas po. Lagnat, 39. Sa Central Visayas, pumalo na ng 3,557 ang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang May 14. Higit triple ang taas kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Umakyat din ang bilang ng mga namatay dahil sa dengue sa rehiyon ngayong 2022 na nasa 31. Central Visayas ay naging victim no ng mga typhoons the past several months. Sunod-sunod po yung ulan na malalakas. Lahat po yan no, has affected actually the accumulation of this water that are stagnant. Pero sa gitna ng mataas na kaso, ayon sa DOH Central Visayas, hindi pa maituturing na may outbreak ng dengue sa rehiyon. So we cannot say outbreak in the region if the number is not uniformly increased. Sa Metro Manila, mas mababa ng 26% ang mga kaso ng dengue mula Enero na nasa 2,774 kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa DOH-NCR, under control ang dengue situation sa ngayon, pero tuloy ang paghahanda nila. Muli ring nagpaalala ang DOH sa publiko na ipatupad ang 4S strategy para makaiwas sa dengue. Ito ay ang search and destroy o linisin ang mga maaaring pamahayan at pangitlugan ng lamok tulad ng alulod ng bahay. Self-protection sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o paggamit ng insect repellent. Seek early consultation o kumonsulta agad sa doktor sa unang sintomas pa lang ng sakit tulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, dugo sa suka at sa dumi, pagkapagod o pagkabalisa. At support fogging and spraying sa mga lugar na may pagtaas ng kaso ng dengue. Panapansin nyo, bago pa magsimula ang rainy season, nakakaroon na tayo ng pagtaas ng kaso at yan ay konektado doon sa pag-i-store ng tubig, no? Lalo na dahil dry season. Sa mga larawang kuha naman ni Bayan Patroller Rolly Salar Empeño, SK Chairperson noong 18 ng Mayo, makikita ang pagtutulungan ng mga residente, kawanin ng local government unit at mga opisyal ng barangay sa paglilinis sa Barangay Garrido, San Juan, Southern Leyte bilang bahagi ng kampanya laban sa dengue. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Alamin po natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit mas maaraw ngayong Martes? Alam mo, tama ka Ate B, mas maaraw ngayong Martes hindi lang po sa Metro Manila kundi sa ibang bahagi pa ng ating bansa. Kapansin-pansin sa silangang parte ng ating kapuluan ay halos walang kaulapan dito sa karagatang Pasipiko. May high pressure area sa gitnang bahagi ng Hilagang Pasipiko. Dahil malakas ito, umaabot ang ridge o extension nito sa Pilipinas. Makikita po sa ating mapa ang halos maladilang hugis ng ridge na nakakarating sa Pilipinas. Napipigilan ang pagbuo ng kaulapan kapag may high pressure area, nakabaliktaran naman ang nangyayari kapag may low pressure area.
Wala pa rin inaasahang sama ng panahon ngayong Linggo at mahina ang pag-ihip ng habagat na hindi umaabot sa Pilipinas. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 25, dito po sa Metro Manila, mainit at maaraw ulit sa umaga hanggang early afternoon. Mula alas 3 naman hanggang gabi mataas ang tsansa ng pag-ulan. Asahan po ang mahihinang ulan sa late afternoon na magtutuloy-tuloy hanggang pagkatapos maghapunan at mas lalakas pa po yan sa paglalim ng gabi, lalo sa ilang bahagi po ng Camanava, Quezon City, Maynila, San Juan, Mandaluyong, Makati at Pasay. Halos buong Luzon naman ang may mahihinang ulan bukas ng tanghali. At pagsapit po ng hapon, may malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa gabi, sa bahagi ng Cagayan, Isabela at ilang parte ng Nueva Ecija may malalakas na ulan. At magpapatuloy ang malakas na ulan sa Nueva Ecija at maging sa Bulacan pagsapit ng malalim na gabi. Sa Palawan, mainit at buong araw pong mababa ang tsansa ng pag-ulan. Sa Visayas, mainit din at mababa ang tsansa ng ulan sa umaga pero bago magtanghali ay maulan na dito sa Western Visayas. Magpapatuloy ang pag-ulan ito pagsapit hanggang hapon pero mawawala na sa gabi. Sa umaga, may mahihinang ulan din sa ilang bahagi ng Caraga, dito po sa May Davao Region, Zamboanga Peninsula at sa tanghali naman po sa northern part ng Mindanao, sa May Caraga, Northern Mindanao, Lanao del Sur, Zamboanga Peninsula at Basilan may ulan at magpapatuloy ang mga pag-ulang ito hanggang hapon pero mababawasan na pagsapit ng gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Buhos pa rin ang pakikiramay sa pagpanaw ng reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses. At live mula sa Heritage Park sa Taguig City, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, kamusta riyan at sino-sino na ang mga dumalaw sa lamay? Gretchen, alam mo, katulad ng nakalipas sa dalawang araw ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta, tagahanga, mga kaibigan at pamilya ng yumaong Susan Roses para maiparamdam ang kanilang pagmamahal. Sa ika-apat na araw ng burol ngayon, dagsa pa rin ang pagdating ng mga nagmamahal at nagpupugay sa nag-iisang Queen of Philippine Movies. Kabilang sa mga dumalaw, sina Star for All Seasons, Vilma Santos Recto, na dumating bago pa man magsimula ang public viewing. Dumating din ang pinsan ni Fernando Po Jr. na si Chairman Emeritus ng SWS, Mahar Mangahas. Very decent, humble, helpful. Nagatid din ang pakikiramay si Eric Quizon. She's the epitome of motherhood, parang ganun. And she'll be the first. Iba talaga yung pagka-thoughtful niya. She will go out of her way to see if you're okay. Meron siyang ganung quality na for somebody her stature, she's Susan Roses, pero ginagawa niya yun. Wala ding patid ang pagdating ng mga fans si Susan. Ang iba, mula pa ng Cavite. Namasahe. Nagkaligaw-ligaw, gusto ko siya makita. Siyempre, kahit malang sa mga magazine, sa mga pop, sa mga ano ba, liway-way, akin talagang inaanuhan yan hanggang sa TV. Basta ako nagkakaisip na, Susan Roses ako. Si Tatay Ramon naman, nakalaro pa sa bingo noon ng kanyang idolo. Isa sa napakabait na artista, nung panahon pa namin nagbibingo pa kami sa bahay sa San Juan. May pabingo siya nung araw, siguro mga early 70s. Napakabait si Susan at bihirang magalit. Si Nanay Virginia naman, dala pa ang kanyang mga magazines at mga litrato at ginawang mala scrapbook. Bata pa ako, pangis na ako ni Susan. Die hard, loyal. Loyal pa, oh. Mga ano niya. Oh. Piting kasal nila ni Fernando po. Idinaos din ang misa na dinaluhan ng mga mahal sa buhay ni Susan. Gretchen, alam mo, yung mga artista dito come and go lang din, katulad ng mga tagahanga ni Susan. Sa kasalukuyan ngayon, ginaganap ang misa sa aking likuran kung saan dumating na nga rin si Ogie Alcacid. Nandun din si Ogie Diaz at si Eric Quizon. Maya-maya lamang after ng misa ay magkakaroon ng tribute na paatinan naman nila Eddie Gutierrez, Maricel Soriano at iba pang kapamilya stars. Para naman po sa ating mga kapamilya, sa inyong impormasyon ay hanggang bukas na lamang po. Ito pong public viewing po para kay Susan Roses. 10 a.m. po yan hanggang 10 p.m. At Thursday ay ililibing na nga po ang ating icon. At para naman po sa ating mga kapamilya na hindi po makakarating dito ng personal sa Heritage Park, pwede po kayo mapanood o pwede nyo po mapanood ang live viewing na yan sa official Facebook page ni Senator Grace po. Gretchen.
Maraming salamat, Daniel Krishnan. Sa pagbabalik ng TV Patrol, proklamasyon ng mga nanalong party-less groups, nakabinbin pa rin. At bigating celebrities nagpasiklab sa Star Magic All-Star Games. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Balikan po natin ang pagbibilang ng boto para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo na ginagawa ng Kongreso bilang National Board of Canvassers. Live mula sa Batas ng Pambansa, nagpapatrol si RG Cruz. Bernadette, dumating na nga kanina dito sa Batas ng Pambansa mula Senado ang mga Certificate of Canvass mula Chile, South Africa, Timor-Leste, Kenya, Mexico, Pakistan, Czech Republic at Nigeria. Hinihintay na lang ang COC mula Bangladesh, Myanmar, Syria, Morocco, Iran, Brazil at Lanao del Sur na nag-special elections ngayong araw. At sa mga oras nga na ito ay na-canvass na ng National Board of Canvassers sa pamamagitan ng Joint Canvassing Committee ang 64 out of the 173 COCs, katumbas ng 36.99% ng lahat ng mga COCs na kinakailangan para makapagproklama ng presidente at vice-presidente. At ang mga anang nungunguna sa bilangan ngayon, ang partial but official count ng Joint Canvassing Committee, Ferdinand Marcos Jr. para sa pagkapresidente, 10,286,726. Lenny Robredo, 4,914,277. Manny Pacquiao, 994,218. Isko Moreno Dumagoso, 540,351. Panfilo Lacson, 300,390. Faisal Mangundato, 44,772. Ernesto Abella, 32,832. Leodegario de Guzman, 30,491. Norberto Gonzalez, 25,354. Jose Montemayor, 19,349. Sa vice presidential race, Sara Duterte, 10,040,796. Kiko Pangilinan, 3,119,951. Tito Soto, 2,818,922. Willie Ong, 630,203. Lito Atienza, 76,216. Manny Lopez, 41,816. Walden Bello, 32,300. Carlos Serapio, 27,205. At Rizalito David, 15,768. Inaasahang pipilitin ng Kongreso na matapos ang or ng Joint Canvassing Committee ang lahat ng pwede nilang tapusin ngayong gabi para makapagproklama sila ng panalong president-elect at vice-president-elect sa lalong madaling panahon. Bernadette? Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Nakabinbin pa ang proklamasyon ng mga nanalong party-list groups sa nakaraang halalan. Hinihintay pa ng COMELEC na makanvas ang mga boto mula Tubaran, Lanao del Sur, kung saan idinaos ang special elections ngayong araw. Nagpapatrol, Willard Cheng. Bantay sarado ng mga sundalo at pulis ang mga voting center sa Tubaran, Lanao del Sur, ang nag-iisang bayan sa buong bansa na hindi natapos ang botohan noong Mayo 9 dahil sa girian ng mga supporters ng magkakalabang lokal na kandidato. Maagang dumating ang mga botante para lumahok sa special elections na ayon sa COMELEC ay naging maayos at matiwasay. Nagpalipad pa ng attack aircraft ang Philippine Air Force sa lugar, mga persuasion flights kung tawagin, para ipaalala sa mga residente na may nagbabantay maging sa himpapawid. Ang tinatayang higit 6,000 boto mula sa 12 barangay ng Tubaran na lang ang hinihintay ng National Board of Canvassers para mahirang na mga nanalong party list groups. Sa Webes o Biyernes, maaaring maganap ang proclamation. Hopefully tuloy-tuloy na ito up to the transmission of results and submission of the hard copies of the election returns to the Municipal Board of Canvassers of Tubaran and then transmit sa Provincial Board, and the Provincial Board hopefully can transmit tonight to the to the National Board of Canvassers, no, para ma-consolidate na ang ma-join na ang resulta ng buong Lanao del Sur for purposes of canvassing the party list system. Umaasa ang COMELEC na kumpletong hihirangin ang mga party list group na uupo sa 63 pwesto na nakalaan para sa kanila alinsunod sa batas. We have to get the total number of party list votes. Then we get the percentages.
in relation to the total number of party list votes. We apply the formula, we get the ranking, we get their number of seats. Tignan natin yung pagkakadikit-dikit nila. Kung yung natitirang boto sa Shanghai, hindi na makakaapekto, we will be able to proclaim the 63 seats. Pero kung makakaapekto, we let the National Board decide on whether there will be partial. Tuloy naman ang paghahanda ng COMELEC para sa December 5 barangay at SK elections habang wala pang batas na magpapaliban dito. Gayun din ang muling pagpaparehistro ng mga botante sa Hulyo, oras na maaprubahan ng COMELEC and Bank. Sa June 8 naman nakatakdang matapos ang gun ban period. Gayun din ang huling araw ng paghahain ng Statements of Election Contributions o SOCE ng lahat ng mga kandidato. Pinaalalahanan naman ang mga guro na nagsilbi noong halalan na kunin na ang kanilang honorarium sa mga tanggapan ng kanilang election officer. Willard Cheng, ABS-CBN News. Unti-unti nang nabubuo ang gabinete ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa aming panayam, sinabi ng uupong Labor Secretary na babalikan niya ang issue ng ENDO. Samantalang ang magiging kalihim naman ng Department of Migrant Workers, handang repasuhin ang mga nakatalagang sistema para sa OFWs. Si Bienvenido Laguesma ang napili ni Presumptive President Bongbong Marcos para maging kalihim ng Department of Labor na nanilbihan rin sa iba't ibang administrasyon, kabilang na sa katunggali nila sa politika na si Yumaong Pangulong Noynoy Aquino. Para kay Laguesma, hindi naging madali ang desisyon, lalo na't paparitiro na siya. That was one of the things and considerations that I mentioned to President-elect BBM when we talked. Sabi ko, Mr. President, I think mas maraming magagaling, mas maraming bata na may stamina. Hindi kagaya ko na senior citizen na. Pero tumawa lang si President-elect BBM. I think maybe saying, yes, you might have age, but maybe you still have some energies left in you. Limang pangulo na ang napagdaanan ni Laguesma. Una siyang pumasok sa Dole, sa ilalim ng Yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at nanatili sa panahon ni Cory at FVR pa bilang labor arbiter. Na-appoint siya bilang labor secretary noong 1998 to 2001, noong panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. Pero naudlot ang termino nang matanggal ito sa pwesto. Na-appoint siya bilang SSS commissioner noong panahon ni Pinoy. Did you have fears or concerns given the history of the Marcoses in this country? Candidly, yes. It's not so easy to say no to a president-elect whom to my impression is really sincere in trying to really put together all plans and programs that can probably benefit the entire Filipino nation. Babalikan niya ang issue ng ENDO at maghahanap ng solusyon sa job creation. If we go back to the labor code provision, Karen, there are so-called legitimate job contracting. Mm-hmm. Ang aking nakikitang unang hakbangin is simplify at tignang mabuti balikan. I also intend to work closely with the Department of Migrant Workers. Gusto kong malaman kung ano yung mga bottlenecks na nakikita ng labor sector at ng employer sector. Malaki naman ang naging impluwensya ng kanyang yumaong ama na si Senator Blas Ople na nagsilbiring labor secretary noong panahon ni Marcos sa pagtanggap ni Toots Ople ng posisyon bilang kalihim ng Department of Migrant Workers. What was also gratifying was what Attorney Vic Rodriguez told me when the offer was made. He said setting aside, you know, the long history between my dad and the president, they were actually looking at my competence. Absolutely. And also that the years that I have invested in labor migration works. Walang agam-agam si Ople maliban sa kanyang kalusugan. 2 years ago, I had breast cancer. No? Yeah. So, I told this to Attorney Vic, our president. So, but you know what weighed also in my mind was what Father Jerry Orbo said. He said, the rest of your life, the best of your life. So I think I'm at that point where I want to give, you know, the best in me
for the sector that I have loved all these years. Kahit wala pang pera ang Department of Migrant Workers ngayong 2022, excited na si Ople at maghahanda na sa susunod na 6 na buwan. I want to have a co-creation phase with our stakeholders, especially the OFW. Second, I want to review all the systems in place. Yeah. We also need a performance review. Those who have made it a business to receive gifts. I've been telling people, please watch my back then and let me know. Mamaya, I'm losing my moral compass. Mapapasailalim ang POEA at OWA sa Department of Migrant Workers at sa POEA building sa EDSA ang magiging tanggapan nito. Nilagdaan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Financial Consumer Protection Act. Layunin po nito na maprotektahan ang Bangko Sentral at iba pang financial regulators ang publiko laban sa mga scam at iba pang financial crimes. Nagpapatrol, Warren de Guzman. Dahil na rin sa teknolohiya at gadgets, marami na ang nagkaroon ng karanasan sa smishing o text at tawag scam na ang target ay makakuha ng pribadong impormasyon para magkaroon ng access ang mga kawatan sa email at bank account ng biktima. Oo, nanalo daw ako ng malaking halaga. Chinachallenge ko naman siya, ibibigay ko na yung kalahati sa kanya. Ayaw naman pumayag. May mga text sa akin, minsan may tawag pa nga di ko na sinasagot kasi alam ko mga manuloko yung mga tao nun. Kaya ganun ginagawa, di ko na nireplyan. May mga link sila na ipinapasa para kasi pasasabihin nila pindutin mo tong link na to. Pero sir, never ko pong trinay na pindutin yung mga link. Hindi ko po siya ino-open kasi alam ko pong ano yun, scam lang to, ganun. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, makatutulong ang bagong batas na Financial Products and Services Consumer Protection Act o FCPA sa mga ganitong problema. Pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas noong May 6 at ayon kay BSP Governor Ben Jokno, mas marami na silang magagawa para tulungan ang mga biktima ng financial crimes. It applies to all financial products and services offered by any financial service provider. Financial regulators can adjudicate all actions in a summary hearing when the complaint involves payment or reimbursement of money. It compels financial service providers to respect the privacy and protect the data of their clients, consistent with the country's Data Privacy Act. Ibig sabihin, kung sa tingin ng mga tao na nanakawan sila ng pera o ng private information dahil sa kakulangan ng seguridad ng banko, insurance o remittance service, maaari na silang magreklamo sa Bangko Sentral at iba pang ahensya ng gobyerno at pwedeng umaksyon ang mga ito. Hindi na ito gaya ng dati na kung sinabi ng banko o iba pang financial service provider na wala silang pagkukulang ay tapos na ang usapan. At sa justice system na lang pwedeng magreklamo ang biktima. Ayon sa Bank Fraud PH, isang grupo na tumutulong sa mga biktima ng financial fraud, dapat may patupad ang FCPA agad-agad. Inaasahan nila ang mas malaking tulong mula sa mga regulator tulad ng Bangko Sentral ngayong may dagdag kapangyarihan na sila. Ayon naman sa National Privacy Commission, malapit nang matapos ang kanilang imbestigasyon sa mga smishing attack. Pero hinihikayat pa rin nila ang publiko na maghain ng formal na reklamo sa kanilang tanggapan para makatulong sa proseso. Laging tandaan, para maiwasan maging biktima ng financial fraud, dapat ingatan ang lahat ng private information tulad ng email, mobile number, birthday at mga password. Maging mapanuri rin sa lahat ng matatanggap na mensahe, email o tawag, lalong-lalo na kung galing ito sa mga hindi kilala o kahina-hinalang website, email o number. Warren de Guzman, ABS-CBN News. Pagkatapos maantala ng 2 taon, muling nagharap sa court ang mga pinakasikat na artista sa Star Magic All-Star Games. Nagpasiklab sa sports sina Daniel Padilla, Showtime hosts at iba pang mga bituin, habang agaw eksena rin ng isang nakakakilig na proposal. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Excitement ng fans sa Araneta Coliseum sa pagbabalik ng Star Magic All-Star Games. Nagsimula ang araw sa badminton.
kung saan humataw sino BGYO member Jello at Akira, RK Bagatsing at girlfriend na si Jane Oineza, at AC Bonifacio at Darren Espanto. Lumaban sa finals double sina Daniel Padilla at Neil Coleta. Kalaban sina Popper Bernadas at Chico Alicaya. Sa unang set, panalo sina Popper at Chico. Pero sa sumunod na dalawang sets, ipinanalo na nina DJ at Neil ang laban. Nakakamiss din, diba, na makakita ng mga ganitong mga maraming tao. Pero I'm just very happy para sa lahat ng mga fans, diba, na ang tagal din nilang inabangan ng mga kanya-kanyang iniidolo. At I'm just happy to be here. I mean, you know, sports yun naman ang enjoyment ng lahat. Sa volleyball, nagharap ang Team Star Magic Lady Spikers at Team Star Hunt na nauwi sa do or die na third set. Nanaig ang Team Star Magic at kinilalang MVP si Anna Lane Salvador. Sa basketball, nanaig ang Star Hunt Team A sa pangunguna ni Lance Carr laban sa Star Hunt Team B. Sa second game na Star Hunt versus Star Magic, hindi naiwasan ang pisikalan. Hindi sadyang nasiko si KD Estrada sa mukha, kaya nag-alala ang partner niyang si Alexa Ilacat. Honestly, she was really scared. Scared, yeah. Because I got injured. But it's not a big injury naman. I just got cut because it was during the box out. There was blood, but it's not too major naman. I got elbowed and it's all good naman. Sobrang stress pa rin kasi ako talaga. Yes. Ngayon ako nakanood kasi ng basketball game. Tapos siya pa yung naglalaro. So, kahit na high blood na ito. Sa primetime game, naglaban ng Team Dream Team at Team It's Showtime. Hindi rin magkamayo ang fans na Donny Pangilinan at Bel Mariano. We just want to thank them because some of them galing pa talaga sa ibang bansa, ibang province just to go here. Yung effort nila sobra. Actually, kahit di ka maglaro ngayon eh. Kahit makita ko lang sila, panalo na kami. So maraming salamat guys. Nakita namin may mga flight pa papunta dito para lang sa Araneta. So we love you so much. Sa pagtatapos ng laro, panalo ang Team Showtime. Manalo-matalo, syempre, ang mahalaga rito, yung mapasaya mo yung madlang people. Yun ang para sa akin. Panalo na sa court, panalo rin sa love life ang dancer na si Suze Collins matapos mag-propose sa girlfriend na si Pauline Redondo. Gainil Krishnet, ABS-CBN News. Susunod, bagong administrasyon, kailangan pag-isipan kung kailangan ng bansa ang nuclear energy o hindi ayon kay Pangulong Duterte. At bakbakan ng emosyon aasahan sa seryeng Flower of Evil ni Napiolo Pascual at Bobby Poe. Tutok lang sa iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Muli pong nabuhay ang isyu ng posibleng pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant matapos ang pakipagpulong ni incoming President Bongbong Marcos sa ambassador ng South Korea. Sa kanya naman Talk to the People kagabi, sinabi po naman ng Pangulong Duterte na dapat pag-aralan ng papasok na administrasyon ang paggamit ng nuclear power. Pero may ilang grupo ang tutol dito. Magpapatrol, Jackie Pascual. Halos apat na dekada mula nang matapos gawin ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP sa Morong, Bataan, nagpahayag si Presumptive President Bongbong Marcos kahapon sa posibleng pagbubukas nito. Proyekto ito ng kanyang amang si Ferdinand Sr. para sana sa alternatibong pagkukunan ng enerhiya bunsod ng oil crisis sa Middle East ng 1973. Pinag-usapan din namin with the South Korean ambassador, napag-usapan din namin yung offer nila at yung nakapunta na rito ng mga expert na nuclear power para tignan ang Bataan Nuclear Power Plant para makita kung ano ba ang maaring gawin. Pwede pa bang ituloy o kailangan na magtayo ng bago? Sinimulang itayo ang BNPP ng Westinghouse noong 1976 sa halagang nagsimula sa kalahating bilyong dolyar. Nang matapos ito noong 1984, lumobo na ang gasto sa mahigit 2 bilyong dolyar. Balot sa kontrobersya ang proyekto mula sa katiwalian, samot-saring depekto at kaligtasan kaya hindi na ito pinaandar. Nang maluklok na Pangulo si Cory Aquino noong 1986,
Tuluyan na itong hindi pinaandar sa harap ng pagsabog ng Chernobyl nuclear power plant sa Ukraine Abril ng taong iyon. Iba-iba ang saloobin ng mga taga-Bataan sa pahayag ni Marcos Jr. Para sa akin po, kung kinakailangan buksan at makakabuti sa taong bayan, ay bakit hindi po? Ngayon naman, kung napag-aralan po ng mga eksperto at talagang makakasama sa kapaligiran, ay pwede may mag-kunyan, may mag-comment. Payag po, kasi nga po, nadidinig ko nga po nung araw sa tatay ko, kung pag-aayusin naman po ang paggawa niyan, mas malaki po ang maibibigay na kuwan sa ating ekonomiya. Pero tutol ang nuclear-free Bataan movement at ilan pang grupo na paandarin ang BNPP o anumang nuclear plant. Mapanganib yung pagkakatayo at mismong nuclear power plant ay hindi siya magandang source ng energy dahil unang-una na yung usapin ng waste, no, yung radioactive waste. Ayon sa grupo, malapit sa fault line ang planta at pag lumindol ay malaki ang pinsala nito sa bansa. Sa inisyal na impormasyon ng pamunuan ng BNPP, pwede pang gumana ang planta. Base rin sa feasibility study ng Korea Hydro and Nuclear Power Co. o KEPCO noong 2009, posible umanong ma-rehabilitate ang planta. Based doon sa nag-conduct dito ng feasibility study, Korean, tsaka yung Rosatom, yung sabi niya sa yung parang walang paywatig pero walang official report na 4 to 5 years kaya paandarin yan and will amount 1 billion US dollar. Nito lang Marso naglabas ng executive order si Pangulong Duterte na pinapayagan ang nuclear power bilang alternatibong pagkukunan ng energy. Anya, kailangang pag-isipan ng susunod na administrasyon kung kailangan ba ng bansa ang nuclear energy o hindi. Oil is not infinite. May katapusan yan. Someday it will dry up. It will be good for any government to prepare the possibility of making the transition earlier from oil, yung fossil fuel, to nuclear. Kasi nuclear is forever. Kaya lang, medyo delikado to. You know, kagaya na sa Chernobyl, nagkaroon ng leak. Sa ngayon, isa munang tourist site ang Bataan Nuclear Power Plant na pwedeng pasyalan basta't may appointment. Jackie Pascual, ABS-CBN News, Bataan. Patuloy po na sumisilong sa evacuation center ang daan-daang pamilyang nasunugan sa barangay 649 sa Baseco Compound, Maynila noong isang linggo. Hinatiran sila ng tulong ng ABS-CBN Foundation gaya ng bigas, dalata, hygiene kits at gamot. Nasa modular tent sa Baseco Evacuation Center ang mga nawala ng tirahan dahil sa sunog noong Webes ng gabi. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, karamihan sa kanila ay halos walang naisalbang gamit. Walang-wala po talaga kami. Kahit pera man lang po, wala kami na salba. Hindi pa tiyak kung kailan nila maitatayong muli ang kanilang tirahan. Sa ngayon, prioridad ang pang-araw-araw na pangangailangan nila habang nasa evacuation center. Nagingi po kami ng tulong sa mga mabubuting puso. Umagapay po ang sagip kapamilya ng ABS-CBN Foundation at naghatid sa kanila ng nasa 300 relief packs na may lamang bigas at mga delata. Meron ding hygiene kits, baby diapers at vitamins. Nangangailangan din po ang mga nasunugan nating kapamilya ng damit at mga gamot. Sorry. Isa ang flower of evil sa paboritong K-drama series ng kapamilya actress na si Lovey Po. At ngayon siya na mismo ang bibida sa Philippine adaptation ng serye. Nagpapatrol MJ Felipe. 2, 1! Sa artwork pa lang ng poster, ramdam na ang bakbakan ng emosyon sa upcoming suspense drama series
nina Lovie Poe at Piola Pascual na Flower of Evil. Isa ito sa top 5 favorite Korean dramas ni Lovie, kaya kilig ang naramdaman niya na siya ang bibida sa Philippine adaptation nito. Kahit nga nakaka-pressure, I think that's a good thing kasi nga we just created something really amazing. I watched the Korean version and I just instantly fell in love with it. So there was no doubt na for me, it was the right fit for me. Sino ka? Sa 6 na buwan nilang lock-in taping, pinuri ni Piolo ang professionalismo ni Lovie sa set. Hindi siya napapagod. I mean, you know, it's just so nice to see her really devote her whole self into this project. I've been around for quite some time, but the way I, you know, feel and the way I am with her, parang, you know, we've known each other for a while because of what she gives me. Naramdaman ko talaga yung effort nila to make me feel at home. Ayaw ako na iyak. Sorry. Wala pa. No, but yun nga, because it's like, everything's new, everyone around me is new, and naramdaman siguro nila yung medyo nahihiya ako and I feel like, so afraid. At dahil sa nabuong magandang chemistry ni na Lovie at Piolo on and off camera, komportable na rin ang aktres na makipagbiruan kay Papa P. I would always say nga na parang I've always wanted to work with him because of his body of work, but this time I want to work with him because of his body. Just kidding! Ipapalabas ang Flower of Evil ngayong Hunyo. MJ Felipe, ABS-CBN News. Susunod, matingkad na karir ng batikang aktres na si Susan Roses Sinariwa. At iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Pirmado na ni Pangulong Duterte ang Foundling Recognition and Protection Act na magpapatibay sa pagiging natural-born Filipino citizens ng mga batang inabandona ng kanilang mga magulang. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Sanggol na iniwan sa talahiban, isinilid sa eco bag at natagpo ang nakasako sa damuhan. Pare-parehong walang kalaban-labang inabandona ng magulang at swerte na lang na natagpuan pang buhay ng ibang tao. Ito ang nais maiwasang paulit-ulit na mangyari ng Republic Act No. 1767 o Foundling Recognition and Protection Act, na layong protektahan ang karapatan ng mga batang inabandona at walang impormasyon sa kanyang pagkakapanganak o mga magulang. May 6 nang aprubahan ito ni Pangulong Duterte. Para sa proponent ng batas na si Senator Risa Ontiveros, sila ang mga pinakabulnerable sa lipunan kaya dapat lang na sila ay kilalanin at pangalagaan ng gobyerno. Nakapaloob sa batas na exempted sa criminal liability ang mga magulang kung maayos nilang iiwan ang anak na wala pang isang buwan o mas bata pa sa pangangalaga ng isang safe haven tulad ng lisensyadong child caring agency, simbahan, mga ospital at barangay health centers at sa DSWD. Importanteng-importante kasi na dito sa mga nabanggit ng batas, dito maiiwanan kasi 30 days and younger, yung sinasabi dito sa batas. So crucial sa kanila na maibigay natin yung kalinga in terms ng development nitong batang ito, lalong-lalo na yung kalingang medikal, tsaka yung pagmamahal natin sa ganito kamurang edad ng mga bata. Pagtitibayin din ng batas ang pagiging natural-born Filipino ng mga foundling na natagpuan sa loob ng bansa, gayon din sa mga embahada ng Pilipinas. Bago ito maisa batas, stateless sila o walang citizenship hanggat walang umaampon sa mga batang ito. Sa RA 1776, magkakaroon na rin sila ng pantay na karapatan at proteksyon bilang Pilipino, maliban kung may lilitaw na matibay na ebidensya na magpapatunay na banyaga ang kanyang mga magulang. Mahalaga ang probisyon na ito ng batas dahil matatanda ang naging kontrobersyal ang citizenship ni Senator Grace Poe na isang foundling kung nararapat ba siyang tumakbo sa pagkapangulo noong 2016. Sinabi niyang naranasan niya mismo ang labis na pagkwestiyon dahil sa kanyang pagiging foundling.
Tinawag din niyang tagumpay ng mga inampong bata at mga magulang ang pagsasabatas nito na naway magdala ng kapanatagan at pagpapaalala na mahalaga at karapat dapat sila saan man sila nagmula. Sa tala ng National Authority for Child Care, may 1,736 foundling cases na silang inaayos for adoption. Itutuloy rin ng NACC ang counseling sa mga magulang na magpapakita ng intensyong ipaampon ang kanilang mga anak. Hangad nila na sa bagong batas na ito, wala nang batang mapababayaan at maibibigay ng pamilyang handang kumupkop ang kalinang nararapat sa kanila. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Personal na nakiramay si presumptive President Bongbong Marcos Jr. sa pamilya ng yumaong movie icon na si Susan Roses. Dumating si Marcos sa Heritage Park sa Taguig City kasama ang kanyang asawa na si Liza pasado alas 7 ngayong gabi at sinalubong siya ng pamilya ng batikang aktres sa pangunguna po ni Senador Grace Poe. Samantala, hanggang bukas na lang po ang public viewing mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ililibing si Susan Roses sa Webes, May 26. Sinariwa ang ningning at husay ni Susan Roses sa kanyang mahabang karir sa pelikula at telebisyon. Nauna na ikinuwento ni Susan sa TV Patrol na ang trabaho niya bilang aktres ang nagsalba sa kanya sa mahabang panahong pagluluksa sa yumaong kabiyak na si Fernando Poe Jr. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Arin ako. Ayan, ganyan. Sa mga gininto ang sandali niya sa pelikula na ipinagamit ng Sampaguita Pictures sa TV Patrol, ipinakita muli ang brilyo ni Susan Roses bilang artista. Sa hulmahan ng mga artista ng star builder na si Doc Jose Perez, na transform si Jesus sa Sonora na masugid na fan ng movie queen na si Gloria Romero. 1956, nang ilunsad siya sa boksingera daw kasama si Dolphy. Sinundan ito ng malasinderela niyang ganap sa Prinsesa Gusgusin. Ami Susi Tesi. At sa glamurosa niyang imahe sa big broadcast noong 1960s. Sa panahong ding ito, umigting ang rivalry ni Susan at Amalia Fuentes na pinagmulan ng mga awayan ng fans. Si Susan, ang paborito naming magpipinsan. Yung pinsan ko nga, isa, nakipagsabunutan pa sa kaklase niya dahil magkakontra sila ng gusto, yung isa si Amalia. Nalinya si Susan sa mga romantic movies kasama ang mga sigat na idols tulad ni Eddie Gutierrez. Pero mas lalong tumingkad ang movie queen sa pagtambal sa hari ng aksyon na si Fernando Poe Jr. Ba, di ba nausapan natin? Pagdating natin sa Baguio, saka kita na sabutin. Simula sa Ang Daigdig Ko Ikaw. Kalaunan, lumawak pa ang kanyang acting talent sa Maruha. Tumatak din ang paglago niya bilang actress-producer sa Isinilang Ko ang Anak na Ibang Babae tungkol sa surrogacy, ang horror na patayin mo sa sindak si Barbara. At ang famous award-winning best actress roles niya sa Maligno at Gumising Ka Maruha. Bakit kayo nag-uwi ng batang ganyan dito? Sa Regal Films, Viva at Seiko, tinuloy niya ang paggawa ng mga comedy at family-oriented movies. Akong unang pinakasalan ni Julio. Sa akin siya nakatira. Dahil sa pera mo. Iban mo na kami. Pero mas nagmarka ang mga role niya bilang inabandonang asawa sa Nasaan Ka ng Kailangan Kita at sa Paano Kung Wala Ka Na kung saan niya binitawan ang pamosong linyang ito. It's unfair! It's unfair! Last movie ni Susan ang Mano Po Tu ni Eric Matis Regal. Pai! Matagal ko nang dapat ginawa yan sa'yo! Sa pagpanaw ni FPJ, nagsunod-sunod ang mga teleserye ni Susan sa ABS-CBN. Bagay na nagpasigla sa kanya sa tila walang katapusang pagluluksa niya sa kabiyak. Kabilang dito ang TV adaptation ng Patayin Mo sa Sindak si Barbara. Lahat ng ginagawa mo mali! Walang hanggan, sana bukas pa ang kahapon at FPJ's Ang Probinsyano. Nakocompensate naman ng paggawa ng mga teleserye, bahagi ng pag-move on ko. Inamin din ni Susan, ang trabaho niya bilang aktres ang naging konsuelo niya sa panahong pinasan niya ang hirap ng politika. I always want to keep busy. Yeah, politics. Well, that's another world. This is my world, the movie world.
and I love it. Mula 14 hanggang 80 anyos, alagad ng sining si Susan at natigil lang ito ng pandemya at pagkakasakit. Iniwan naman niya ang mga pag-anap na patuloy na magpapasaya at magbibigay inspirasyon sa lahat. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Grabe, teka bago tayo magpaalam, gusto ko lang sabihin, napanood ko pa si Susan Roses, yung black and white pa yung mga pelikula. Baka ikaw 5 years old ka pa lang. Ito na naabutan yun. Over ha? Over to. Di, totoo. Alam mo yung mga black and white pa, kapareho pa niyo sina Eddie Gutierrez, ito mga kasabayan sina Gloria Romero. Napakaganda. Yun ang mga talagang the golden era. Oo, yung mga 60s. Yeah. Hindi man 60s. Ah, pero kasi, nire-replay yun na nung 80s. Kasi baka yun. Nire-replay yun nung 80s. Correct. Kaya pala, nung 80s ko na naabutan. Totoo. 2 PM pinapalabas yun noon. Okay. Yan ang mga balitang dinantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Thanks for that clarification. Yeah. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito po kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Omaga Diaz. Maraming salamat at magandang gabi.